Magandang araw, Drabby Pam! So, welcome ngayon sa ating live stream na kung saan siguradong magiging interesado kayo dahil yung pag-uusapan natin ngayon is isang napaka-dynamic na paraan para kumita online. So, syempre, ito yung Shopee Dropshipping, pero through Dropify. So, paano ito naiiba at paano kayo nakikita rito? Yan ang ating aalamin ngayong araw. So, syempre, para mas maging valuable nga yung live stream natin ngayon, no? So, nandito ang ating resident dropshipping expert na si Mr. Mike Lau. So, hello, sir! Hello! Ayan! Ano naman tayo, sir? Oh, syempre, busok tayo ngayon. Marami tayong enerhiya. That's good. Kayo ang mga nanonood, so check natin kung ilan na yung nanonood sa atin. Yan, meron na tayong 26 viewers. So, may mga comments na rin dito, sir. Yes. Check natin kung ano yung mga comments nila dito. So, yan sabi ni Sir Gat Kadoy. Sir, interested po to to join your business. Saan po yung office nyo located? Ayan, so, ako, lapit natin. Yes, sir. Okay, nyo lang. Yes. Nasa Quezon City lang po tayo, located sa my Blasa Building, E. Rodriguez, Quezon City, sir. So, yan po. Note nyo na lang po. Pwede nyo rin puntahan yung Facebook page natin para makita nyo po yung location doon. Meron din po tayong address doon. So, yan. Sabi din po dito ni Sir Kai. Hello po. Good afternoon. Si Miss Lisa. Hello. And si Mr. Ito, sir. Di ko alam kung anong gender na si Sir Uhaw ba ito o si Miss Uhaw? Yan, hi, Droppy Pop. QC po ako. So, malapit lang. Yan, pwede po kayo bumisit dito sa aming main office para malaman nyo kung legit ba ang aming business. So, yan. So, yan, sir. Ano ba itong live stream na to? About saan ba itong pag-uusapan natin ngayon? Actually, excited akong i-share no, sa lahat ng nanonood ngayon. Pag-uusapan natin is more about Dropify and dropshipping on Shopee. So, madaming gustong magsimula ng negosyo pero hindi na alam kung saan magsisimula. Ito yung perfect way. Yes, sir. So, ayan. Interested kayo na magtinda sa ganyang mga klaseng online shopping platform. Kasi, sir, no, kung sila, nagbibigay lang sila sa ganyang mga platform, pwede din silang maging online seller. Yes, mas masarap kasi yung pakiramdam. Masarap yung pakiramdam na bumibili ka at yes, paparating na yung parcel mo. Pero masarap din yung pakiramdam na ikaw yung binibilan. Tumutunog yung cellphone mo dahil merong kang kaching-kaching dagdag na kita sa'yo. May mga customer na pumapasok, sir. So, mas masarap yun sa feeling. Correct. So, yan. So, nandito si Dropify para tulungan kayo kung paano magiging isang Shopee online, sir. Pero through dropshipping. Dropshipping, yes. So, yan. So, let's see. Tignan pa natin, sir. May mga nagko-comment pa. Kung may nag-hello sa inyo, sir. Oy, hello. Faye, magpayonieras. Hello din. Meron din, sir, from Germany. Grabe. Si Miss Citrine B. And yan, hi po, from Cebu. Planning to start business daw sa Shopee, sabi ni Miss Maricor. Yan. Kilala ko itong huli comment. Yan si Sir Maki daw. Idol daw sa basketball. Coffee daw kayo, sir. Oo, oh, sige. Let's go, Maki. Uy, bukay Sabado magkalaban tayo. Huwag ka nang pumunta. So, yan. Medyo parami na tayo, sir. Oo, oh, madami. 31 million viewers na. 31 million na. So, kindly share this live stream, guys. Para mas marami pa pong matuto sa pag-uusapan natin ngayong araw. Yes. So, sir, start na po tayo. Correct. Sige, let's go. Okay. So, syempre, para sa unang question, para general lang, sir, no? Dropify, Shopee dropshipping. Okay. Actually, ang Shopee dropshipping, same lang din naman siya yung concept ng online selling. Parehas lang naman eh. Magbebenta ka sa Shopee platform. Ang main difference lang, pag kasi sinabing dropshipping, wala kang physical inventory on hand. So, wala kang hawak na physical products. So, bakit ganon yung dropshipping? Yung dropshipping kasi, ang ibig lang sabihin niya, nagbebenta ka online pero may partner supplier ka. So, yung supplier mo ngayon, sila na yung nangapital sa inventory, nangapital sa manpower,
Para if ever yung kapartner nilang dropshippers, ang gagawin na lang is magbenta sa online platform. Tapos pag may order sila, yung partner supplier nila, sila na yung nagbabalot at nagpapadeliver ng orders papunta sa customer. Yes. So unlike sir, no, kapag sariling sikap talaga nila na maging online, yes, sir, lahat sila po ang mag-aasikaso. Oo. Mas mahirap siya compare sa dropshipping. Kasi una, mas malaki yung capital na ilalabas mo kasi kailangan bilhin mo talaga yung products, di ba? So, ang kita mo din, yung dami ng income na pwede mong makuha is naka-depende rin kung magkano kapital ang ilalabas mo. Plus, ikaw din nagbabalot, di ba? Ikaw na, ikaw lahat. Sourcing, ikaw. Tapos, sa'yo din nakastocks lahat ng mga items. So, pag sarili mo kasing online selling, ikaw lahat ang gagawa. So, ang tanong, kaya ba natin? Yes. So, maganda din dito, sir, no, hindi lang, ano, established na yung pwede nilang pagtindahan, sir. Mm-hmm. Kasi, syempre, may pangalan niya, si yes. Choppy. Correct. So, yeah. So, that's it. Tingnan natin, sir, kung may mga questions. So, wala ka naman. Lampan. Great. So, next question po tayo, sir. Mm-hmm. So, ang pinagkaiba ng Shopee dropshipping sa ibang platform na available kay Dropify? Okay. Marami tayong selling platform na pwede nilang i-subscribe or pwede nilang gamitin para magbenta ng mga products ni Dropify. Pero for this specific live stream, pag-uusapan natin is yung Shopee, di ba? Yes. So sa Shopee kasi, ang maganda, number one, meron tayong tinatawag na organic traffic. So, ibig sabihin, kahit wala kang gawin sa selling platform mo, meron siyang normal or organic na visitors. Mm-hmm. Hindi mo kailangan talagang paghirapan kasi may mga tao na talagang bumibisita. In fact, based on data, for the last 3 months, ang monthly average visitors ni Shopee is 54 million. Sobrang dami. Sobrang dami. Sobrang lawak ng chance, sir, na marami ka rin makuhang customers. Yes. So, sa dami nun, 54 million visits, ang question na lang is, pag nandyan ka na sa Shopee platform, ano mo maa-attract yung 54 million na yun or a chunk lang, a dot of that 54 million para i-check yung store mo at mag-check out ng mga items na binibenta mo. Yes, sir. So, sobrang laking opportunity na rin, sir. So, yan. So, bukod pa dun, sir, meron pa po ba tayong ibang ads sa kanila? Bakit po ganun, sir? Ang maganda pa sa Shopee platform, meron na rin silang, hina-highlight na rin nila yung affiliate. Kasi nakita natin yung kung gaano ka-powerful ang mga affiliate marketers na tumulong sa mismong seller or dropshipper i-market or ibenta yung mga products nila. No? So, pagdating sa ibang selling platforms, affiliate is also working. Yes. Ang maganda rin sa Shopee, you can also do the live selling there. And alam naman natin, this 2024, live selling is the best selling strategy na pwede nilang gawin. So, lahat ng pwedeng actually strategy, pwede mo nang gawin sa Shopee. So, very powerful talaga ang Shopee platform when it comes to online selling. So, nasa loob na siya, sir, ng isang platform. Lahat ng classic marketing pwede i-drive, sir. Yeah, pwede na rin kayong mag-ads mismo sa loob ng Shopee. Diba? Yung ano na, sir, no? Yes. Sobrang isang platform lang, pwede mo nang gawin lahat ng marketing. Diyan na lahat. Correct. Paano ng customers. Mm-hmm. So, ayan. Ang sabi po dito ni Uhaw. Yan, magkano daw po sa Shopee, sir? Okay. Sa Shopee, ang subscription, actually subscription fee ang ano ni Dropify dito, no? So, ang monthly subscription natin, 8,500 per month, pag annual naman, 80,000. So, discounted yung annual natin. We created a plan wherein gusto talaga namin na mag-long term kasi maraming benefits and alam natin, ano, pag sa isang negosyo, it will really take time for you to get the groove sa isang negosyo. So, kailangan pagdaanan mo yung mga process, no? Na yung basic process, yung pag-edit na lang, yung mga ganun. So, it will take time. So, if nag-create kami ng plan na mayroong long term, mayroong annual plan, para mas ma-enjoy ninyo yung journey. Kasi ang negosyo, journey yan eh. Yes. Mas maganda, partners tayo. So, hindi namin kayo bibitawan. Lalo na,
ang daming plans ni Dropify na ginagawa, no? So hopefully, naka-follow din kayo sa aming mga social media platforms and nakikita ninyo yung mga innovations na ginagawa ni Dropify para matulungan din namin yung mga sellers natin sa Shopee na mas umangat at gumanda ang benta nila. So yan, sir. Paano po kung may mga siguro, pero pwede naman, sir, no, na kung hirap pa sila na yung sa pang-annual nila, sir, oo, pwede naman silang mag-monthly-monthly muna. Pwede naman, yes. Pwede naman tayo mag-monthly-monthly muna if you want to try it out. But then again, ang kami dito sa Dropify, we encourage you, before you start, wag naman sana yung last money mo na. Yes. Diba? Yung pinaghandaan mo din siya na itatry mo siya, okay lang mag-monthly-monthly ka, pero pinaghandaan mo sana, good for 3 months, good for 6 months yung budget na meron ka. Kasi you will never know eh. Marami tayong stories na nagsimula ng lugi or hindi na ibalik yung subscription because normal, di ba? Sa isang negosyo yes naman, ang return of investment or return of expense, hindi naman talaga after 1 month nandiyan eh. So, karamihan ng mga successful dropshippers natin, based also on data, nagsisimula silang kumita ng maganda on their third, fourth month, di ba? So, nag-try ka palang second month mo, tapos nag-unsubscribe ka na, sayang. E baka yun na pala yung ano mo, breaking point mo, yung breakthrough mo, wala na kaming tip. So, yeah. Well, sir, meron pa rin naman tayong mga promo, sir, no? May yes mga discount price din tayo every month. Mm-mm. Yan, abang-abang lang din kayo, guys. Yeah, mag-message kayo, no? Mag-check out kayo sa aming official page. Dito, yung page natin na ginagamit ngayon sa live stream, check this out. Tingnan nyo yung mga ano dyan. From time to time, we have promos that you can enjoy para at least, no, hindi kayo, hindi full price monthly, tapos mapag-ipunan nyo yung long term if yes ever. Yeah, sir. That's good po na answer, advice na pwedeng habang nag-monthly, makakapag-ipon pang annual service. So, may tanong, sir, dito si Brent Deals. Kanino po ang business registration nakapangalan pag dropshipping? Okay. Since pinag-uusapan natin Shopee dropshipping dito, no? There are two options for them. First option is mag-register na kayo sa BIR. So, lahat ng documents will be under your name. Yun yung first option. Second option is pwedeng kami muna. You can use our documents para makapag-start kayo ng dropshipping. Pero meron lang kayong threshold. So, pag na-reach natin yung 500,000 gross sales, one year setting, no, 1 year calendar day, we will require you to register sa BIR. So, na-reach na yung 500,000. Pero habang nagsisimula naman, para hindi rin kayong ma-hassle, pwedeng papers muna namin, documents muna namin yung gamitin. Tapos eventually, pag na-reach na yung threshold, tsaka na tayo maglipat sa BIR. Yan. Take note niyan, guys, kung concern niyo is about sa sa registration ng business. So, yan, may sabi din po dito si Miss Maricor. Meron po ba kayong office here sa Cebu? Office sa Cebu? Wala, Maricor. Sana! Malay natin, nanonood si Sir Charles. At makapag-design tayo na maglagay ng branch, no? Kahit office lang, doon, no? Baka meron, at least meron tayong tao doon para nakapag-seminar doon. Sir, may mga dropshipper talaga tayo na nasa Mindanao, Visayas, Luzon, so... Yes. All over the world, actually. Even, meron tayong dropshipper sa New Zealand, Taiwan, Singapore, so mga ganun. Ayan, sir, may tanong po dito si Sir Kai. Doon po sa napanood ko sa TikTok video, sir, may consumable naman sa 4K subscription one, di ba? Oh, TikTok naman itong pinag-uusapan natin, no? Shopee to! Pero sige, sasagutin natin yung TikTok question mo. Yes, meron tayong 1,000 pesos consumable if sa TikTok tayo. Pero sa TikTok, ayan, para din sa alam din ng nanonood, no? If ever you want to subscribe to TikTok, kailangan makaregister agad sila sa BIR. Wala tayong ibang option kundi register agad kayo sa BIR. Yeah, that's the thing. So, yun po, meron din pong tanong dito. May sinabi lang po niya. Oh, how? Yan. Maganda pala bang 4 months para kumita? Yes. So, if meron kang budget na itabi mo yon good for 4 months, pwede naman na yun. Walang problem na i-monthly-monthly mo or kung gusto mo, Dropify, okay lang ba? Ibibigay ko na sa itong 4 months ko. Baka lang kung saan ko pa magastos, di ba? Pwede naman yung i-advance mo na. Oo. Pwede rin.
True. Para safe na. Para safe na, o hindi na magastos kung saan. Yes, o. Yun. So, yun, sir. Next question po tayo. Okay. May mga kumita na ba talaga sa Shopee dropshipping? Actually, wala pa. Hindi, joke. Nagpa-prank lang, sir. Oo, oh, siyempre. Alam mo, ang Dropify naman, di naman yan tatagal ng 4 years. Eh. Yes. Yung walang kumikita. Kasi, ang mahirap, kung gusto natin, ang mission ni Dropify is to help our sellers be profitable. Yan ang main goal natin. Kasi kung titingnan natin talaga in a ano ba, different perspective, since alam na natin yung pagbebenta, pwede naman na tayo na lang eh, lang magbenta. Pero hindi yun ang mission. Ang mission is to empower Filipinos do their own business or start their own business. So to answer the question, marami na pong kumita. Iba't ibang tier sila. May mga kumikita sa atin na normal, 10,000 per month for additional income. May kumikita ng 30,000. Yung mga kumikita ng 30,000, nag-resign na po sila. They are doing it full-time. Meron sa ating kumikita ng 100,000 net income. Yung pinakamalala, meron ng kumikita sa atin or meron ng kumita sa atin ng 1 million per month for 3 consecutive months. So, iba't ibang tier, iba't iba yung journey ng dropshippers kasi iba-iba rin naman yung effort. Yes. So, depende. Oo. So, iba yung time na pinoprovide nito o ginugugol niya dito, iba din naman yung ganito. So, yung results will depend on the time and effort na binibigay mo sa negosyo. So, dapat, sir, talaga, align yung time, effort, and kung ano ba yung goal na gusto mong gawin. Correct. Yan yung, speaking of goal, nabanggit mo, Niela, pagka kasi wala kang goal, mahirap eh. So, ano yung goal in mind mo? Gusto ko lang mag-start. Mahirap eh, di ba? Pero kung ang goal mo, gusto ko mag-start ng negosyo, pero sa first month ko, gusto ko at least makabenta ko ng 10. Napaka-clear ng goal mo. May targets ka. So, yun ang, dun ka magsa-strive. I will strive to get 10 sales for this month, para kahit papano, maramdaman ko naman na kaya ko magbenta. So, yun. So, moving forward, tataasan mo na lang ang tataasan. You have something to look forward to. Energized ka, motivated ka, kasi nakikita mo yung goal mo. Alam mo yung kakalamis. Yeah, that's true, sir. So, parang ano na rin dito, sir, advice sa nila kung paano. So, yan po, sir. Bukod po doon, paano po sisimulan ang Shopee dropshipping sa Dropify? Okay, napakadali lang, no? Kung paano simulan ang Shopee dropshipping kay Dropify. All you need to do is to go to our website, official website natin, dropify.ph. Mag-register kayo dyan. Pag-register nyo, mamili na kayo ng inyong catalog kung anong gusto nyo i-subscribe. Currently, meron tayong 7. Yes. Catalog. So, meron tayong sneakerhead, meron tayong suelas, all about kitchen, baby wipes, bags and beyond. Meron tayong sleep essentials, super deal. Yan. So, 7 catalogs ang available natin. Mamili kayo dyan. Bawat catalog natin, naglalaman yan ng 300 to 900 items. Sobrang dami. No? Iba pa yung SKU level. SKU level natin, umabot ng 1,900 SKUs. Ganun kadami. Tapos, ang inventory naman natin, 2 million to 14 million worth of inventory. So, can you imagine, pag nag-subscribe kayo kay Shopee, 8.5, pwedeng ang ibenta mo, 14 million worth of inventory agad. So, scalability, hindi ka maano, hindi ka mahihirapan. Yung variety of products na pwede mong ibenta, ang dami din. So, yun, pili kayo ng catalog. That's your third step. Fourth step nyo, pamili na kayo ng selling platform. If interested kayo kay Shopee, go subscribe to Shopee. Then yung last step, yun na, nasabi ko na, subscribe kayo. You can use your debit card, credit card, GCash, GrabPay, direct bank deposit. Lahat na ng options, pwede nyo gamitin para mag-subscribe kayo kay Shopee. Ganun lang kadali. Yes po, sir. No? So may nagtatanong dito, sir. Paano hindi po masyado maalam sa gadget or computer? Sabi po ni Sir Rasco from a production. Actually, fun fact, karamihan ng mga successful dropshipper namin, if I'm not mistaken, around 70 to 80% of them walang idea sa e-commerce or walang idea sa dropshipping. So, ibig sabihin, if those people can do it, you can also do it. Pwedeng mangyari sa'yo yun. Kayang-kaya mong maging successful dito. So, ano lang eh, all you need to do is just to take the risk and learn yes, along the way. Oo, kailangan matuto ka. Tsaka,
Ang maganda kasi may mga support na ibibigay sa iyo si Dropify. Yes. So, mamaya, speaking of support, meron akong sasabihin sa inyo kung ano yung sinasabi ko yung support. Yes. Guys, hanggang sa dula ng live stream na to, yan, syempre may help para na ibibigay si Dropify bukod pa sa mga existing features na yun. Yes. So, yan. Sabi naman po dito ni, sabi ni Sir Albert, Sir, kayo na po ba ang gagawa ng yun kapag nag-subscribe? Yeah, ang maganda sa atin, pag nag-subscribe kayo kay Dropify sa Shopee dropshipping natin, all you need to do is just to pay the subscription and wait for 3 days maximum. After 3 days, meron ka ng online store. Ganun kabilis. Bilis lang, sir? Yeah, sobrang bilis. Kaya, ang maganda dito, hindi mo kailangan maghintay ng matagal. Meron ka na agad na negosyo. Tama, sir. Yeah. So, ano na lang sa sir, no? Yung fact na, ano na nga, kahit tayo na yung gagawa ng store, di ba, sir? Sobrang, ano na sa kanila, advantage. Yes. Sure. So, siguro, let's break it down lang pag sinabing kami gagawa ng store. Ibig sabihin, uploading ng pictures kami nagagawa. Lalagyan na rin namin ng descriptions yung mga items na binibenta. Tapos, even the markup, yung patong. Kasi sa dropshipping, sa mga hindi nakakaalam, kayo po ang maglalagay ng patong or markup na gusto niyong kita. Pwedeng 30%, 100%, 300%. Sky is the limit as long as you can sell it. So, ang ginagawa kasi natin, pagka nag-turnover tayo ng store, meron na agad tayong 100 to 150% markup para if ever na hindi agad sila makapag-edit ng prices, tapos may bumili, may kita na agad sila. So, automatic agad, sir, na mayroon na pong ano. Yes. Yes. So, just to add it also, no, kasi naalala ko lang yung tanong kanina is, hindi ako masyadong maalam sa gadget. Pwede pa rin ba ako, pwede ko pa rin ba siya gawin? Pwede pa rin, no? Basta, matutunan mo, hindi naman din mahirap gamitin ang Shopee Seller Center. Actually, Shopee Seller Center is one of the easiest or user-friendly na platform na pwedeng gamitin ng isang seller. Tsaka actually, sir, no, kung pagdating sa learning, meron po tayong in-offer na Dropify Learning Center. Kung once na naging dropshipper sila, pwede po nilang munang aralin. Yeah. So, nandun about Shopee, yeah, shipping. Bago po sila start ng pagtitinda talaga. Yes. So, pagka-subscribe nila, mabibigyan kayo ng access sa isang Dropify Learning Center. Ang pag-uusapan naman dito sa Dropify Learning Center is more on deep dive ng navigation lang. Yes. Anong itong button na to, para saan ito, itong button na to, anong ginagawa nito. So, more on deep dive siya kung paano ginagamit yung Shopee Seller Center. Pang-beginner talaga siya. Para mas mabilis na yung pag-market and pagbebenta sa shop. So you can utilize the 14 days free. Yes. No? So may 14 days free tayo pag nag-subscribe kayo kay Dropify. So pag nag-subscribe kayo, 14 days free, panoorin yung Dropify Learning Center. So sakto lang yun. Pag natapos nyo na, ready na sila. Yes po, sir. So yan. Meron din pong tanong po dito kay Sir Regular. Paano po namin malaman kung legit yung website? Dami kasi lumalabas na Dropify page sa Facebook, sir. Okay, hanapin niyo yung Facebook page na around 70 plus thousand, no? Ilan na ba? 72? 73? Ang huling check ko, 71 eh. So, ito sa 73. 73,000 followers. Okay, so yun ang ating official Dropify Facebook page. Yes po. So, yan. Sabi naman po dito ni Citrine, nasa DLC po ba yun kung paano mag-o-optimize? Yes, nasa DLC din yan. Okay. Oh, meron. So yan, sabi din po dito ni Miss Jeanette, alin po ba yung legit na website? Kasi dami lumaan. Hindi po yung tanong. Website is dropify.ph. Dropify.ph po. So yan, how about naman sir sa YouTube, sir? YouTube natin, our official YouTube channel is Pinoy Ecom TV. So yan, sir. Yan, dyan nila makikita, sir, na yung mga kung gusto nilang makita mo na paano mag-start. Yes. Yan, yung paano mag-start ng drop. Tsaka, nandyan din yung mga testimonial videos. Yan, makikita nyo rin po yung mga testimonials ng ating successful dropshippers. So yan, makakakuha kayo dyan ng mga motivational quotes and motivation sa pagsa-start ng business. Mm-hmm. So, yeah, sir. May mga iba pa po tayong tanong dito, sir.
Sabi ko dito, dalawang beses na po ako nag-register, tapos pag-logout ko po, hindi ko na mabuksan yung account. Tapos, yung verify, wala akong nalabas sa Gmail. Okay. So, parang ano na, technical na to, sir, ha? Oo, medyo technical siya, no? Pang ano to, pang ID. Opo. So, sa aming technology solution department. So, titingnan namin, we'll look into it, tapos balikan ka namin. We'll just take note of your name. Sage, no, sir? Oo. Page. Message kayo sa Facebook page namin, tapos ilagay mo yung email mo na ni-register mo. Yes po. So, tingnan mo rin sa spam mo. Baka napunta sa spam yung verification. Yes. Check. Yes. So, ayan. May tanong po dito si Sir Kyle. Kami ba yung magbebenta sa products para makabenta? Kayo yung magbebenta para makabenta. Yes. Oo. Ang main description ng gagawin ng isang dropshipper is to market yung product. So, basically, in Tagalog, kayo ang magbebenta. So, in layman's term, ang dating is para kayong ahente ni Dropify. Kasi kayo ang nagmamarket ng products. So, ang maganda lang, kayo yung ahente, pero kayo yung merong liberty doon sa markup na gusto nyong matanggap. Yun yung maganda doon. So, sky is the limit ang markup natin. Kaya magandang start siya. Yun, sir. Just to clarify, sir, ano ba yung gagawin ni dropshipper? Kasi tayo na, sir, yung gagawa ng store, tayo yung setup para sa din. Ano ba yung gagawin or yung trabaho naman ni dropshipper sa business natin? Yeah, so again, basically more on marketing talaga kayo. So ang initial, kailangan i-edit nyo yung mga photos, papagandahin yung mga photos. For personalize nila, yung mga descriptions, gagawin nila mas attractive, mas easy to find, mas relevant yung mga tawag nito, yung mga descriptions na ilalagay nila. Magpo-post kayo sa mga Facebook groups, social media platforms para mag-attract ng traffic. So yun, basically, ang goal nyo is to drive traffic and convert them into actual customers. So ganun. Yan, sabi po ni Sir Kyle dito, very very clear. Thank you. 100% dropshipping talaga. So, yan. Guys, if you have any questions pa, yan, you can just comment sa ating live stream para masagot natin, no? Live na live ngayon. Nandito ang ating dropshipping expert. Yan, masasagot agad-agad yung mga katanungan nyo. So, ayan, sir. Next na tayo sa ating question. Sure. Let's go. So, interesado na. Yeah. Pero di ko pa rin ito gaano alam. So, ano pwede kong gawin para mas matutunan ang Dropify? Shopee dropshipping. Yan. Wala kang dati. Hindi, ganito. Kasi ang maganda kay Dropify, again, as I mentioned kanina, madami tayong mga new features and tools na nilo-launch para matulungan silang magsimula at maging successful dito sa dropshipping. So, one of the efforts na gagawin ni Dropify ngayon is magkakaroon tayo ng isang bootcamp. Ayan. Yes! Bootcamp. Ano ba itong bootcamp, sir? So, ang bootcamp na to is para siyang retreat. Kumbaga, iiyak ka doon. Ay, hindi. Iba-iba mo lang. Iba-iba-iba. Okay, yung bootcamp natin dito, tuturuan kayo kung ano nga ba magbenta sa Shopee. Kasi yun naman ang pinaka goal eh. Matuto kayong bumenta at makabenta kayo. Kasi one of the reasons kung bakit hindi nagpapatuloy ng subscription sa mga dropshipping companies is that yung dropshipper walang benta. So dito sa bootcamp, tuturuan namin kayo kung paano nyo talaga pwedeng ma-achieve yung first sale ninyo, kung paano yung mga marketing strategies na pwede ninyong gamitin para ma-reach nyo yung mga monthly goals na isiset nyo din mismo sa inyo. So, kailan po magaganap to, sir? Yung bootcamp natin. Okay, magaganap ang bootcamp natin on November 1. Ay, hindi. Araw pa rin ng mga patay yun. Iba pala yun. Okay, magaganap ang ating bootcamp on July 12 and 13. Two-day bootcamp. Two-day to. Yeah, so mark your calendars. July 12 and 13. Magkaibang time slot lang to, ha, pero 4 hours parehas. So yung July 12 natin, 6 p.m. to 10 p.m. Yung July 13 naman natin, which is Saturday, 5 p.m. to 9 p.m. So, package na ito sa
2-day talaga siya, hindi siya mamimili na kung July 12 sila or eh, package talaga siya. So, yes. Pag na-miss mo yung July 12, baka big chunk nung bootcamp yung ma-miss mo, no? Yes. So, mahirap. Kailangan talaga i-reserve mo yung day na to. Tsaka, we make sure naman na after office hours na siya gagawin, yes, para maka-join talaga. Yes. So, make sure lang namin, sir, na na lahat talaga available na yung time. Yes. Kapag mag-join dito sa ganitong klase, bootcamp learning. Mm-hmm. So, yan. Yeah. Sir, pagkano ba? Or may nabayaran ba? Meron, syempre, di ba? Hindi naman tayo, So, for us to learn, sabi nga, the greatest investment that you can do is to invest in yourself. Invest in the learnings na pwede mong matutunan. So, kaya ginawa natin tong bootcamp na to kasi gusto namin mag-invest kayo sa knowledge ninyo bago pa kayo mag-start ng dropshipping. Gusto nyo, konti na lang ang aaralin, konting review na lang. Okay. Marunong na kayo. So, for the price for this registration is 999 pesos. Pero meron tayong early bird. No, if you will register now, 799 pesos na lang. So, pero limited lang yung slot. Correct. Para sa, so, yan guys, register na kayo. Punta kayo sa Facebook page. Yan, makikita nyo dun yung registration link natin for the bootcamp. Ayan. So, kindly just register kung gusto niya talaga matuto. Pero sir, ano ba ang aaralan sa bootcamp? Naku, sobrang dami yung mapag-aaralan doon. Sabi nga, yung mga tips and tricks na hindi naman talaga tinuturo normally, isi-share natin dito sa ating bootcamp. Kaya nga siya bootcamp eh. This bootcamp will equip you to get your first sale. Yun ang pinakamahirap actually eh, yung getting your first sale. Yes, sir. And specifically, sir, for Shopee siya. Yes, for Shopee. So, kung interested kayo mag-dropshipping via Shopee through Dropify, mag-enroll na kayo sa ating bootcamp. So, yan. So, yan. As comment section na pala yung link natin sa registration. So, if interested na kayo, again, 999 pesos ang ating registration. But, if you're going to register now for an early bird, 799 pesos. 200 discount. Yes! And sir, alam ba sir, based sa mga bootcamp usually, hindi ganyan kamura yung... Hindi talaga. Ano? Uy, walang bootcamp na ano, 799. Sir, diba? So sobrang, binigay talaga ni Dropify yung opportunity na to para lang matulungan yung mga interested talagang mag-dropshipping, yes, pero zero knowledge. Yes. Yun, yung mga willing talaga sir. So ayan, binibigay na namin siya ng sobrang murang halaga. Yeah. Tsaka ano siya, webinar. Kaya kahit nasa ang parte kayo, yes, ng mundo, basta Philippine time tayo, July 12 and July 13, 6 to 10 p.m. tsaka 5 to 9 p.m. Yes, online, no? Pwede, online na lahat. Pwede kumatan kahit sino. So yan, sabi po dito ni Riel, will you help us on marketing strategy? And also for Katulog pa ang subscription or pwedeng mix example sa super deal and stickers in one subscription. So yan sa unang question. Isa muna, no? Dami. Okay. Ano muna yung first question natin? May tutulungan. Okay. Sa marketing. Yes. Okay, ganito kay Dropify, no? Pag tayo ay nag-subscribe, we have a business review na ginagawa. So syempre initially dahil meron tayong tinatawag na bootcamp, pag nag attend ka ng bootcamp, subscribe mo, meron pang Dropify Learning Center. So, after ng Dropify Learning Center, tinuturo naman natin doon, syempre, may mga basic marketing strategies like ano ba yung mga campaigns na pwede mong salihan, paano ba mag-create ng vouchers, paano mag-live selling. Those are marketing strategies that you can take advantage of. So, tinuturo na yon sa Dropify Learning Center. After that, on your 25th day, you will be receiving a business review from us. So, doon makikita na namin or isa-send namin sa inyo ano ba yung mga positive points na ginawa ninyo sa store ninyo plus ano yung mga recommendations that you can improve para mas maging optimize yung inyong mga stores, mas maging tawag nito customer-friendly, maganda sa mata, pwede namin i-advise. Lahat yun makikita nyo sa business review. So, ganun namin kayo aaral. Yeah. So, along the way talaga, sir, kasama nila si Dropify. Correct. Sa business na to. So, yes, hindi yung pagpasok na, sir, nagbayad. Wala na kayo. Wala na. Sir, so, yan. Si Dropify, along the way talaga, gagabayan kayo. Correct. So, ayan.
Yung next niya question, sir, yung kung per catalog per subscription, pwedeng mix daw. Okay. Subscription. Initially, ang saang ano dyan is per catalog talaga yung subscription. Pero, pwede ka pang mag-subscribe ng dalawang catalog? Pwede. Pwede ba yung mix sa isang subscription, kalahati-kalahati, isang bayad lang? Hindi siya pwede. So, hiwalay na bayad. Hiwalay. Hiwalay na bayad siya if ever gusto niyo na mag-mix. So, pero pwede, sir. Pwede. Correct, pwede. So, ayan, sir. May tanong din ko dito si Sir Olur ba? Sa market ba, ma'am, sir? Ano ba to? AI ba ang siyang responsible sa mga sasagot ng mga tanong ng mga prospect? Yes. May mga integrations na ngayon sa mga selling platforms. Specifically, Shopee, no? So, meron na tayo dyang AI or automation na pwede mong gawin. Para kunwari, hindi ka na makakasagot, pwede mong i-automate yun. Mga initial na. Oo, hindi siya. Kunwari, how? Parang ganyan, no? Sorry, merong operation hours is going to be ganito, ganyan. So, you can set that up. Tapos, meron din mga API integration or third party na pwede kang gamitin para ma-automate mo yung mga ganyan sagot, no? So, pwede. Pwede siyang gamitin. Pero ako na magsasabi sa inyo, hanggat maaari, mas maganda kayo talaga yung sumasagot. Kasi ang mga tao ngayon, mas gusto nila may interaction. Kaya nga ang live selling is the number one selling strategy. Kasi pag may tanong, sagot mo agad. Sa live sellers. Oo, sa live sellers. Ngayon, ang problem lang is if yung pagka-setup mo ng automation mo or ng AI, hindi nila masagot ng tama or ng diretso, baka you will lose the sale pa. So, yun naman yung kinikatakot nila. Initial lang talaga. Ang initial lang. Okay. Tapos, kailangan pa rin balikan. Oo. And i-track yung mga messages ng customers natin. Yes. Ma-address kung ano yung mga kailangan nila. Yes. Yes. Yun ang advice namin. Be more involved sa inyong mga negosyo. Yes. So, wala namang problem. If you can allot 2 to 3 hours, 2 to 3 hours lang naman. Kasi automate mo na yung if ever. So, yan. Sabi po dito ni Miss Jet Ignacio, saan po mag-register para sa bootcamp? Ayan, guys. Meron po dito sa comment section natin. Meron na po ditong nilapag na link. Yan. Just kindly register na lang po. So, yan. Sabi din po dito, sabi ni Miss Malu Banyare, saan gaganapin ang bootcamp? Online ba? Yan, actually, sir, gaganapin po siya sa Zoom. Zoom. Oo, Zoom. Kung gusto niyo pumunta sa Rizal Operation, hindi naman. But hindi, Zoom muna tayo para lahat maraming maka-attend ng bootcamp. Yes. So, online lang siya. Zoom ang ating gagamiting application para sa bootcamp. Yan. Ang tanong naman po dito ni Sir Vicente, magkano ang start capital, sir? Yung talagang maran ko ang business. Yung talagang maran niya yung business. Okay. So for me, ang startup talaga, at least prepare, no? 6 months worth of subscription. So that's 8,500 times 6. Yun talaga yung pinaka. For me, basic na dapat meron ka para hindi ka rin ma-pressure na, uy, first month pa lang, wala na. Second para month, yung mga. Siyempre, sa first month, mag-set up, optimize. Yeah. So, kailangan paglaanan talaga ng enough time. Time. Duration of time, months. Yes. Para ma-establish yung store. Sino yan? Si Sir Vicente ba yan? Yes. Okay, Sir Vicente, kung gusto mo talaga ng long-term plan, pero hindi pa enough yung budget mo for annual na 80,000. Kunwari, kaya mo palang 6 months. I-message, mag-message ka sa Facebook page namin, pagbigyan kita ng generous discount para kung 6 months lang yung gusto mo. Yan. So, yan, just kindly message lang yung FB page ni Drummy Fridays. Yung 73,000 followers. 73,000 followers. Oh. So, meron pong, ayun, may tanong po dito si Sir Sam. Sorry for asking, magkakaroon po ba kayo ng catalog for health and beauty products? Actually, meron kaming kausap. No, may kausap ang ating supply chain team ng beauty products, skincare. Yung health, pwedeng magkaroon in the future. So, yung health products, pwedeng pang mga pang-exercise yan, pwedeng mga supplements. But for now, ang kausap namin is more on skincare. So, baka magkaroon ng isang catalog for skincare. Skincare, guys! Pwede dropship soon.
kung babala rin siya. Oo, kasi mahal talaga. Isipin mo, makakapital ka ng skincare. Mahal siya eh. Yes, sir. So, pero sir, may mga available na din naman po sa Super Superdeal. Deal. No? Oo, at branded ah, yung mga ano natin, yung mga skincare natin sa Super Deal. Isipin yes mo, nag-partner sa atin, Maybelline, L'Oreal, yes, Garnier. So, kindly check sa catalog ni Super Deal. Super Deal ang catalog natin dyan. So, yan. Sabi po dito ni Sir Olerba din po, kailangan ba natin face filter to very much convenient to entertain every question? Face filter? Hindi ako familiar sa face filter. Can you elaborate, sir? Ano ba ibig sabihin ng face filter? Ayan, ang concern niya din, sir, is parang since worldwide daw to, it's very difficult daw to answer every language. Yung about to sa automation. Yes, oo. Sir. Actually, ang i-cater lang naman natin, mga clients dito sa Philippines eh. Just so, clarify. Oo, nationwide lang tayo sa Pilipinas. So, ang pwede nating bentahan is mga taong nandito sa loob ng Philippines. Oh. Pero yung mga dropship, any country, yeah. Oo. Basta ang pagbebentahan mo nandito sa Pilipinas. Yeah, yung target customer. Target customer. Philippines. Correct. So, ang paproblemahan na lang po kung ibang, ano, ibang mga language na kumisaya. Oh, Google Translate. Baka pwedeng Google Translate, di ba? Yes. WhatsApp, meron dun. Automatic yes na eh. So, ayan, meron din pong tanong si Miss Malu. Bukod po sa webinar bukas, June 27, maganda po ba mag-register din sa Bootcamp July 12 to 13? Oh, magkaiba kasi sila eh. Si webinar tomorrow is more on the surface level ng seller center ng Shopee. Yes. Okay? Pero si Bootcamp, dito ka tuturuan ng in-depth knowledge more on the marketing side. Kasi again, tuturuan ka dito kung paano mo makukuha yung first sale mo eh. Yun yung important. Yung paano talaga o, o yung magtuturo ka nandito eh, nape-pressure na nga siya eh. Kasi ituturo talaga ng ating speaker sa ating bootcamp is kung paano ka talaga makakakuha ng first sale. Yun ang pinaka-crucial. Mas malalim na knowledge-based information ang ituturo sa bootcamp. Since ito nga po yung magiging work nila sa business na correct to is marketing. So, yes. Ito yung pinaka-focus natin, sir. Mm-hmm. Sa correct. So, yan. So, guys, if you have questions pa, kindly just put it in the comment section. Yan, para masagot namin yung mga katanungan nyo. Oh, meron pa. Yes, kung meron. Sabi, thank you very much. Welcome, sir. So, yan, baka may iba pa kayong questions. So, ayan, marami na tayo, sir, na bigay na sa kanila oh tips. And yung nasagot naman yung mga questions na usually na tinatanong talaga nila, sir. Yep. So, ayan, sabi din po ni Miss Malu, thank you po. Yan, welcome po. Yan. So, ayun, sir, siguro, yun, wala na tayong mga parating na mga questions. Wala nang mabol. And 3, 2, 1. Yan, binilangan na kayo. Sir, so, yan. We hope naging interesado kayo na aralin palalo yung Shopee dropshipping at gawin tong business na to. So, well, don't worry dahil nandito naman si Dropify, no, sir? Along the way, bago kayo sumabak, habang sumasabak na kayo sa dropshipping business. So, yun nga, good news, yan. Kindly just register po sa ating bootcamp, Shopee, dropshipping po ang ating magiging topic dyan. So, pwede kayong mag-register. Meron pong link dito sa comment section. Meron din pong link sa ating Dropify FB page. Yan, may makikita po kayo dyan video. And then doon po yung link. Just kindly register na lang. So, guys, paalala ko lang ulit, may early bird promo tayo, 799. Yan, kaya hanggat maaari yan, mag-register So, ayan. Ah, may hapon. May hapon? May tatlo po, sir. Tatlo po, sige. Sabi po ni Miss Liza, alin po ang mas maire-recommend nyo? Dropshipping or importation? Ah, okay. Depende kasi yan sa inyo eh. Sa capability nyo as a business owner. Pati risk tolerance. Kasi, syempre, sa importation,
ikaw lahat ang maglalabas. Lalabas ka ng pang-inventory mo, lalabas ka ng pang-equipment mo, lalabas ka ng pang-fulfillment mo, ikaw magre-research saan ka bibili, lahat kasi ikaw. Yes. So kung sa tingin mo, kaya mo yung ganong, i-manage yung ganong klaseng stress, yes, mag-importation ka. Yes. Ang maganda rin naman kasi sa importation, marami kang pwedeng mapili, yun nga lang, talagang hassle kasi ikaw lahat. Ngayon, kung ikaw yung type of person na ayaw mo ng hassle, conservative ka, sa tingin mo, pero kaya mong bigyan ng oras, dropshipping is the best starting business for those kinds of people. So, nasa sa inyo, you have to weigh it out. Walang mas okay, walang mas ano. Depende yes. pa rin yan sa tao kung ano sa tingin mo yung kakayanan ng kibot. Yes, that's true, sir. So, depende pa rin sa kanila, sir. Yep. Kung ano yung papasukan nilang risk Correct. Ng business. Yes. So, yan, may ask din po si Sir Guy, ano po yung pinakamagandang catalog? Bentable catalog. Bentable catalog. Okay. Based sa data natin. Actually, based tayo sa data. Yes. Ang number one selling catalog natin is Wellness. Pangalawa natin is Sleep and Bath Essentials. Pangatlo is Sneakerhead. So those are the top three catalogs na meron kami. Pero, fun fact lang din, yung isang top seller natin, yung number one seller natin, Babywise. Yes, Babywise. So, di ba? So, it depends eh. So, it doesn't necessarily mean na yun ang best catalog, yun ka magsasubscribe. Ang tanong, kaya mo ba siyang ibenta? For example, lalaki ka, pero swelas yung sasubscribe mo. Ang tanong, kaya mo ba magbenta ng sandals? Alam mo ba yung benefit ng sandals? Alam mo ba yung sakit ng paa pag ikaw ay naka-wedge at naka-heels? Alam mo ba yung difference noon? Kung hindi mo kayang i-market, bakit yung sasubscribe? Yes. Dapat pa rin, sir, pag ano, yung niche, kung kaya... Correct. Kung ka-comfortable, tsaka kaya mong ibenta. Yun talaga yung number one. Yes. So, ayan. Baka may mga tanong pa o wala na? Wala na ba? Wala na. Wala na to. Gumagano na yung tech natin sa likod. So, guys. Yun nga. I hope marami kayo natutunan ngayon. Nasagot yung mga questions nyo. Yung mga tanong nyo gabi-gabi. Yeah, hindi sila makatulog. Ano? Nasagot namin yan, guys. So, ayan, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw sa live stream na to. And yun nga, kung may katanungan pa kayo, guys, just kindly message our FB page. Yan. May mabilis naman sumagot ang ating mga ano dyan. Number one. Oo, yes. Yan. So, yan. Hanggang sa muli, Trapify, and have a great day! Bye!